my god, it's so big! Three! Three picture mo? Of course, nawakan ko na nga eh. Welcome back po muli sa ating YouTube channel. So ngayon, magluluto po ulit tayo ng isang namang buong isda. Ibibake natin siya ngayon. Itong isda na ito is red snapper. So yan, nilinis ko na mga ingredients. So meron tayong puti ito, red and green bell pepper, red chili, minced garlic, and lemon, olive oil, oregano, garlic powder, sweet paprika, black pepper, salt. So, mamasita, sinigang, sa sampalok. Before tayo mag-start, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang ating mga bisita. So, meron akong magiging assistant ngayon for the first time sa pagluluto ko. Sa right side ko, si Ate April. Welcome! Okay. Welcome po natin sa ating YouTube channel, si Ate April. For the first time, magiging assistant po siya. So, from my left side, Kuya Jerry. Hello guys! Ngayon, nandito kami sa vlog ni Kuya Romel. And please subscribe to my channel, George Taclin. Thank you. So, before tayo mag-start, make sure lang na naka-preheat yung ating oven. So, maybe 15 minutes na naka-preheat siya sa 250 degree Fahrenheit. Prepare natin yung spices. So, kailangan natin i-marinate siya at least 15 to 30 minutes before tayo mag-start mag-slice or mag-prepare ng mga vegetables. Start tayo sa spices. So pepper, yung measurement ng lahat ng ingredients, lalagay ko na lang sa comment section. So check nyo lang. Check nyo lang para mag-focus kayo sa procedure. So damihan natin ng garlic kasi ako mas prefer ko yung garlicky taste. So yan. Kulang pa rin? Kulang pa rin? Ang arte naman ah. Arte Mote? Kulang pa din? Karating ng Saudi, naging ma-arte na yun, oh. Pa rin? Sana all. Yan. Ito, I think okay na ito. Start na tayo maglagay. So, make sure lang na nagugas tayo ng kamay bago tayo mag-start maglagay ng spices. So, kalahating spices dito sa other side nung kalahati naman sa kabilang side naman. Pwede na natin kamayin yan. Make sure na malaki ang lahat pati yung mga slit. So pag malaki yung isda, make sure natin na marami slit para mas mailagay natin yung mga spices at manood sa laman ng isda. So mamaya, before din natin isalang yan, ilagay sa oven. Magmimelt tayo ng butter and garlic. So ilalagay natin siya dito. I-drizzle natin. I think okay na itong kabilang side. So, make sure natin, iubos natin lahat para hindi masayang yung spices. Lagyan din natin yung pinakamalag niya. Okay. Tapos na tayo sa pagmamarinate or paglalagay ng ating spices. Ngayon naman is sa preparation tayo ng vegetable. So, start tayo sa lemon. Okay. Lagyan natin sa loob. So, naglalagay tayo ng lemon para mabawasan yung lansa ng isda. Pero itong isda naman ito, hindi naman siya ganun kalansa. Lagyan din tayo ng slice ng lemon sa ilalim ng isda para pag nag-turn tayo ng isda mamaya, hindi siya didikit. So, ito yung isa sa strategy ko para hindi dumikit yung isda. Maglagay ng gulay sa ilalim. Okay. So, yung mga natira, tulad nito, para hindi masayang, squeeze natin. So, wala tayo tapon ngayon. Lahat, mapapakinabangan natin. Okay. So, sa ano naman tayo? Bell pepper. Okay na ito, laki na natin slice. So, pag sa potato,
Okay lang na hindi natin balatan yung potato kasi baked naman to. Usually pag baked, hindi naman binabalatan ng potato. Make sure lang na malinis talaga. So ayan, ready na yung ating, ay nakalimutan ko, bago ko makalimutan ang lahat, lagyan natin ng thyme to enhance the flavor of our dish. And maging social din yung amoy niya. So kung wala naman thyme, okay lang. Kung wala kang thyme, sa kanya ka na. Okay ba yun? Gusto ko yung may time sa akin. Nye! So, ngayon, sa saucepan, lagyan natin yung butter. Ayan. Thank you, Kuya Jerry. Butter burner, tapos pagka nakikita natin na nagme-melt na siya, low flame na natin para hindi ma-burn ng ating butter. So, diyan mamaya pag nag-melt na, ilalagay din natin yung garlic. So, ayan, nag-start na siya mag-melt. Hinahanap natin yung apoy para hindi masunog yung butter. So ayan, thank you so much sa aking camera girl, Ate April, na tumutulong sa akin pakita yung mga procedure na ginagawa ko. So lagyan natin yung garlic habang hindi pa masyadong mainit kasi para mas lumasa yung garlic sa butter. Baka hindi rin siya masunog. Kapag nasunog yan, alam na this, mapait pa sa'yo. Diba? So hindi natin siya masadong susunugin, hintayin lang natin mag-melt kasi ilalagay natin siya sa oven mamaya. So masusunog din siya ng konti, tama lang na lumabas yung aroma ng garlic. Okay, melted na and kumulo na siya, pwede natin ilagay. So okay lang na hindi natin malagay yung kabilang side kasi mamaya habang nagme-melt yan, pupunta rin sa dapat puntahan. So yan, all set na. Pwede na natin ilagay sa oven. So naka-preheat na rin yung oven natin. So 30 minutes sa preheating. Okay, lagyan na natin. So medyo malaking ibibake natin na ngayon. Siguro aabot tayo ng more or less 1 hour. So since isda daw, gusto natin ang texture na medyo burn yung ibabaw, i-turn on din natin yung grill. Isagad natin yung apoy ng sa grill para makita natin yung burn texture. So bago natin binibig na isda. So ayan lang guys, so wait natin for 30 minutes, double check natin kung okay na texture, kung pwede na natin baliktarin yung isda, kung kaya baliktarin kasi usually ganito kabigat, baka masira yung ating isda or siyempre malambot na yan pag naluto na ng konti. So hintayin na natin, kung kayang baliktarin, babaliktarin natin, pero kung hindi, stay na lang natin na ganyan. So ayan, after 1 hour, so slow cook, check na natin kung okay na yung ating dinner. So ayan, hindi naman siya masyado mainit. So texture niya okay naman, tinek ko na rin yung tenderness na sa loob, okay naman na siyang dugo-dugo. Ayan. Okay. Wow, sabaw. Wow, naging black snapper siya. Ayan, kanina red siya ngayon black. So konting toast lang sa ibabaw and okay na ka na texture niya. Thank you, bye bye. God bless.
Ano mga survey mo? Sobe, sobe. Mamaya, tinan nyo yung survey mamaya. Ng mga, ano na ito dito? Regular customer. Thank you. One.